paano ko gawin nila sa akin dito. Hello, kumusta? So day off ko na naman at sa mga nakakakilala sa akin, alam niyo na kung saan ako pumupunta kapag nagde-day off ako na nag-iisa. Tara, samahan niyo akong mag-adventure. So for today's video guys, nandito ako sa Diamond Hill para hanapin ang isang kakaibang rock formation. Naniniwala ba kayo na kayang pumunta ng isang shark sa gitna ng kagubatan? Hala, tara, samahan niyo ako, hanapin natin. Exit C2 tayo from Diamond Hill MTR Station at paglabas ay makikita ang Plaza Hollywood na ito, isa itong shopping mall. Makikita ang Uniqlo shop na ito at dito sa gilid niyan, ayan, ito ang way din papunta sa Mainanlian Garden. So dyan din tayo liliko. Para lang po ito sa mga hindi pa nakarating at sa nagtanong kung paano pumunta dito. So tumawid lang tayo ng kalsada, yan ang Nanlian Garden. At pagkatapos niyan ay lalagpasan lang natin ito. At meron kayong makikita ditong crossing, ayan, tatawid lang tayo dito sa kabila. At pagkatapos ay lalakarin lang natin yan ng dire-diretso, ayan. So dito nga sa dulo ng may tulay na ito ay mayroong tawiran. Tatawid lang tayo at makikita ang napakalaking punong ito dito tayo sa may kanan. So pasensya na kayo dahil nagagandahan ako sa mga flowers na nakikita ko, kaya huminto-hinto muna ako para kunan. At dire-diretso pa rin tayo, ayan, hanggang sa makita ang Hammer Hill Road. Diretso lang ulit at makikita sa tapat ang Steward School na yan. Diretso lang makikita nyo ang pathway na ito. Napakaganda ng kulay. Makikita ang footbridge. Diretso lang din. Huwag muna kayong tatawid. Diretsuhin lang natin ang napakagandang kalsadang ito. Ayan. Pasensya na kayo ulit dahil nagandahan ako sa mga ibon na ito. Natutuwa ako sa kanila at naiinggit. Kaya kinunan ko muna ulit sila. At pagkatapos nga sa kabilang kalsada, makikita ang Fusion State. At meron po ditong crossing. Ayan, dito lang po ako tumawid. So nandito na tayo sa tinatawag na Fuxing Street. At may makikita ditong Caltex. Dito tayo tatawid ulit sa kabila. At pasensya na po ulit. Nag-hello lang ako dito sa ating mga kaibigan kalapati. Ang cute nila. Dito tayo sa bandang kaliwa po kung Village Road. At makikita ninyo ang paradahan ng mga minibus na ito. Diretsuhin lang po natin ito. So dito, pay attention tayo. Ayan ang makikita nyo sa harap. At dito sa gilid, ito ang dulo ng paradahan ng mga bus. At makikita nyo ito. Ayan, nakikita nyo ba yung harang na yan? Dito tayo, sisiksik, papasok, susuot, yuyuko. And Jeran, ayan, salamat naman. At kahit tayo ganito kalaki, ay nagkasya pa rin tayo at nakalusot. And again po, ang mga directions na sinasabi ko dito ay para lamang po sa nagtanong sa akin. And syempre para naman makapasyal na rin kayo, kunwari kasama ko rin kayo, diba? At ito nga kaagad ang bumungad sa akin, ang napakagandang batis na ito. Dito pa lang, feel ko na na malayo na ako sa syudad. Sarap ng pakinggan ng lagaslas ng tubig, tapos natanaw ko yung mini falls na yun, kaya pinuntahan ko agad, at ito nga yung nakita ko, o diba? Dito pa lang, nabubusog na kaagad yung mga mata ko. Sa totoo lang, kinikilig ang puso ko. Ang corny pero totoo, ito na lang nagpapakilig sa akin sa ngayon. So diretso lang tayo ulit guys at makikita nyo yan, may mga upuan. Pero sa totoo lang guys, napakatahimik ng lugar na ito. Sobrang tahimik na parang ikaw lang yung taong naglalakad. Pero bago ako nagpatuloy yan guys, kumain muna ako. Siyempre para may bala. At ayan, ready na tayo guys ulit. At napakatahimik ng lugar, grabe. Pero sa totoo lang guys, kapag naglalakad kayo dito na nag-iisa, iba yung feeling. Parang medyo kinikilabutan ako. Medyo creepy siya guys. Nag-iisa ako talaga naman, nakakatakot. Nag-iisa ako, parang gusto ko magsisi. Pero Gora, nandito na tayo. Tayo pa ba? Susuko. No way. Kaya natin to. Hindi ko po alam kung may makaka-relate, pero sa totoo lang ay hindi naman po ito ang first time na naglakad ako na nag-iisa sa mga ganitong klaseng lugar dahil ito po talaga ang hili ko. Pero kung minsan talaga guys, meron po talaga mga lugar na hindi natin maiwasan na hindi makaramdam ng kakaiba, yung medyo yung bang may kaba. Pero syempre nangingibabaw sa atin yung pagiging curious mo at saka pagkamangha sa ating kalikasan, kaya Gora, ini-enjoy ko lang ang bawat moment. So ayan, bago nga ako nagpatuloy sa paghahanap ng shark head, ay bumaba muna ako dito sandali dahil narinig ko yung mas malakas na lagaslas ng tubig. Ito nga yung nakita ko. Kung isa ka ring nature lover, ay maiintindihan mo rin kung ano yung nararamdaman ko. Yan bang tipong kung ano yung naririnig mo ay parang gusto mong saliksikin kung saan ba nagbumula o kung ano yung naririnig mo. Pero syempre guys, huwag tayong basta-basta magpapadala sa ating nararamdaman. Dahil kung minsan talaga yung sobrang curiosidad or curiosity ang nagpapahamak sa atin, pwede tayong maligaw. Kaya bago tayo pumunta sa isang lugar na gusto nating puntahan, kailangan magsaliksik
mag-check muna rin tayo. I-research muna natin mabuti ang mga tamang daanan. At huwag na huwag kang lilihis at dadaan sa mga shortcuts na hindi ka sigurado. So yung pagbaba ko kanina guys sa tubig ay umakyat ulit ako pataas. At isang way lang naman po ito guys, dire-diretso lang. At pagdating nga sa puntong ito guys ay ayan, kaya pala ako medyo kinakabahan ay cementerio pala itong aking dinadaanan. At syempre, ayan, heto, humahanga na naman tayo sa kakaibang hugis ng kaligasan. At ayan, nagpatuloy na muli ako sa aking paglalakad. May makikita kayong mga likuan na ibang direksyon, pero hindi ako lumiko, dire-diretso lang. Tabi po. O diba, dahil masyado akong curious sa mga bagay-bagay dito sa kagubatan, ay kung ano-ano na mga pinagsisilip ko. Pagdating nga sa puntong ito ay grabe, nakikita niyo ba yung parang namumuting-muting yun na bundok? Ay puro po yun libingan. Nakakakilabot din naman, pero hindi naman ako masyadong takot sa mga ganyan, sa mga multo. Mas takot po ako sa buhay na tao. Hindi naman literal na takot, pero takot pong magtiwala. At naku, manghang-manghanga ako din sa punong are. Niisip ko kung gaano na kaya katanda are, or baka nga totoo yung kasabihan na may mga kapreng nakatira sa mga ganito. Iniisip ko lang, pero siguro kung gabi ito, kung maglalakad, kakabahan talaga ako. At tingnan nyo naman guys, o manghang-mangha ako sa pagkakayap ng mga ugat na yan sa bato. O diba, nakakatuwa, nakagandahan ako sa mga ganyang bagay. Medyo malakas nga ang hangin ng mga panahong ito at masarap mag-hiking. Nagulat nga ako na sa bandang ito ay meron akong nakita mga kubul-kubul. So ayan, medyo ako ay kinabahan. Oh my gosh. Parang may mga tao nakatira dyan. Diyos ko. Paano ko? Gawin nila sa akin dito. Meron nga akong nakita nagpapausok. At kung ikaw ay katulad ko na mahilig magkape, bawas-bawasan mo na. Para mabawasan ang nervyos mo sa buhay. Parang sa sarili ko yata yung gustong sabihin. Kasi naman katulad na sinabi ko sa inyo, mas takot ako sa buhay na tao kesa sa mga multo. Pero nagdire-diretso lang ako ng paglalakad niyan. Hanggang sa maya-maya pa ay nakita ko na ang aking hinahanap. Ayan. There you go. Ito. So, ito lang pala yung tinatawag din ng Hollow Tree. Okay, let's go. Nilagyan na lang ang bato para matuntungan. At syempre, as usual, humanga na naman ako sa kagandahang taglay ng ating kaligasan. Iniisip ko nga rin kung gaano na kaya katanda ang punong ito. Hindi naman ito kalakihan, pero meron siyang isang napakalaking butas. At dahil hindi naman tayo eksperto sa mga ganitong bagay, ay hindi ko rin maipaliwanag kung paano kaya nangyari or saan nanggaling ang ganitong kalaking butas. O diba, nakakatuwa, ang laki kaya ng butas na ito na kasya ang isang tao. Wish ko nga lang din na sana humaba pa ang buhay ng punong ito at sana naman ay hindi siya mabuwal ng anumang bagyo. Hindi lang naman ang Hollow Tree na ito ang nakamamangha talaga. Na-amaze din talaga ako dito sa lugar. Kaya in-appreciate ko muna ang kagandahan ng ating kaligasan.
At mula nga sa may hollow tree ay naglakad lang ako ng konti at nakita ko na ang aking talagang punteriya, kaya pumunta ako sa lugar na ito, ang Shark Head. So this is the shark. Okay. Sanggahan na siya. So ito na yung Shark Rock. Lapitan natin. Nilagyan talaga nila ng ano, ngipin-ngipin. Parang nga naman mukhang shark. But in fairness, mukha nga naman siyang shark, ha? Huh? Let's see. Okay. Nakakamangha naman. Nakakamangha ang malikhaing isip ng mga tao. Naisip mo lang shark to. Okay, mukha nga naman. Right. Okay. Head of the shark. The shark head. Oh, nilagyan na lang ba to para magmukhang ipin. Nice. Amazing. At ayun nga, in-enjoy ko muna ang bawat moment ko dito sa kagubatan. Ang feeling ko nga yan is akong diwata. Charot. Okay, so yeah, that's all for today, and thank you for watching, and bye-bye!